Ayan, good morning guys. So we're currently here at Henan Resort, Alona Beach, Bohol. And dyan tayo naka-check-in for one night. So, ayan, itour ko muna kayo dun sa area. Para ma-idea din kayo once na kayo na yung nagpunta. Bale, yung katapat ng reception area is the convention center. Ayan yung convention center. Ayan yung rooms. And then, this is the lobby area. And then yung front desk, wherein you check out and check in. So, nandiyan kami kahapon. Medyo mahaba yung pila. Kasi ang daming tao, promise. Super daming tao. Ngayong, kahit ano na, medyo siguro na ubus na yung mga cases. Marami pa rin tao. So, this is the concierge area. Kung may mga kailangan kayo, dyan kayo pupunta. So, yeah. As mentioned, di ba, ang daming tao. Sila yan. Isa sila sa mga guests. Marami sila. And doon yung rooms. Dyan and here yung rooms. Just here's the other part of the lobby. Yeah, so maraming andito. Matambay lang for work and something. Bahala na kayo kung anong isipin nyo. Basta maraming tambay dyan. And once you get past that, ito na yung area ng pool. So dito, hindi ko alam kung paano kalakaran, pero normally, kahit guest lang nakakapasok, nakapag-swimming, pero hindi kayo makakahingi ng towels kasi sa ano lang ang tawag dito? Sa mga guest lang binibigay yung towel exchange card. So yan, ito yung fountain. Maraming dyan. Carps and koi fish. Ayan. Diba? Itong part na to, kung naalala ninyo yung chismisan sa Boracay, yung mga kisigawa. Kahawig na kahawig niya yung area. So, parang same lang sila. Pero tayo sa Alona Beach, Bohol. So, ito yung area for towel exchange. So, kung guest kayo, meron kayong card. Teka, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Yan. Ito yung card na yun. Itong isa. So, since two guests kami sa aming room, dalawang binigay sa amin na towel exchange card. Actually, meron pa siyang pool mula this point hanggang doon. Paikot yan. So, medyo malaki ang sakop ng dito. Malaki ang sakop ng pool dito sa Alona Beach, Bohol. Sa, tag dito? Sa Henan Resort. Bale, yung second floor, yun yung Coral Cafe. Diyan kami nag-breakfast. I'm sure makita nyo rin sa other videos. Tapos ito yung mga villa. Hindi ko alam kung open na yung mga villa, pero hindi, mukhang open naman sila eh. Hindi ko lang taga sigurado. So, ayan, nag-extend mula doon sa point na yun hanggang dito palabas. So, ayun, kung halimbawa guest kayo and gusto nyo pumunta ng beach, meron naman dito ng beach access. Kailangan nyo lang maglakad. Hindi naman ganun kahaba, so wala magiging masyadong problem dun sa pagpunta nyo sa beach. But, yeah, dito pala mag-enjoy na kayo for sure. Kasi maganda rin naman yung spot nila dito. And super picture perfect. And like this. And so, ito yung access pala papunta sa beach. I'm sorry. Ulitin natin. So, pag nakapunta na kayo sa point na to, diretso lang kayo. So, dito yan sa 1021 room. Tapos, dire-diretso lang. Hanggang makarating kayo dun sa dulo. Kabilang exit. Alright, so pagdating dito, dito na kayo sa kabila. Maliwa, and then, pumunta kayo sa part na yun. So, kapag dumiretso kayo dyan yung Christina's, I think restaurant yan. Tapos, nandun yung mga villas.
Pero hindi ko nga alam kung open sila. So ayan, ano na kayo dito. Ikot-ikot lang. So enjoy niyo lang yung view habang kayo ay naglalakad. Tapos kumaliwa lang kayo dito. Basta puro, maaano nyo lang, puro kaliwa. Papunta sa beach kapag nakalagpas na kayo dun sa may kinaliwaan natin kanina. Tapos, nandito na yung access sa function hall. Ayan, nandang beachfront. And Kai Spa. Yung Kai Spa, ito yung spa ng Henan. Hindi ko alam kung meron nito sa ano ah, sa Boracay. Pero Kai Spa yung meron dito sa Bukalona Beach. Tapos ito yung pool doon sa ang tawag dito? Sa Villas. So walang access tayo dyan. Or kasi baka sarado pa yung Villas din. So wala tayong access. So hindi ko alam kung mag-picture natin. And by the way, tanong ako kahapon sa front desk, bawal ang drone dito sa Henan. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang feeling ko bawal lang talaga dahil malapit sa airport, pero hindi ko rin sure. So yung ibang, kung may makita kayo ng mga drone posts, either na ipaalam yun or isang drone operator yun na registered. And by the way, itong area na to is another pool dun sa beachfront area. Ayan. Makita nyo, medyo maraming guests din. Pero hindi man ganun karaming ngayong araw kasi sobrang liwanag pa. So ito yung restaurant. Beachfront restaurant nila. And another towel exchange area. So ito yung pool area. Sobrang laki ng pool area ng Henan Beach or Henan Panglao, Alona Beach Panglao. Ayan. Tapos beachfront na. Ay, bakit nakita naman yung pagka-beachfront? So lakad-lakad tayo ulit. Ayan, paglabas mo, beach na. Pero hindi tayo dadaan muna dyan. Dito muna tayo sa gitna ng pool kasi nga tinutol po kayo sa Henan Panglao. So ito yung isa sa mga magandang spot kasi super kita-kita. Kung imagine nyo yourself here dyan kayo sa area, sa spot na yan, maganda diba? Tapos dito mukhang okay din. Especially that area, ito. Ayan yung may tao. Kasi yan siya, beach point. Ayan, tapat-tapat niya yung beach. Ah, diba, super calming, super relaxing, nakakatawa. So, kung dito kayo, hindi rin kayo masyado magkakaroon ng issues. And also, kung hindi rin naman kayo guest, parang I think wala namang masyadong problem. Although, sinasabi nila na yung Henan Resort is for guests, or yung pool nila is for guests only. Pero mukhang hindi naman ganun yung yung case. Basta, hindi na kayo magpapahalata. Alam nyo na, syempre, technique lang yan. Tapos may mga nakasabay kami kahapon na hindi naman sila guest. Pero nakapag-swim sila and nakatambay sila dito sa bar. So ito yung beachfront bar ng Henan Resort. Ayan. Just look at that. Yung view na makita mo once you are already here at Henan Resort. Grabe. So overwhelming, nakakatuwa. Ang ganda. Ibang-iba yung vibes siya talaga kaysa dun sa ibang hotel. So, ito na yung access natin sa beach. Ayan, pakita. Ang galing. Nakatuwa talaga. Yeah, totoo na talaga ako kasi kapag beachfront sa beach. Ayan. I'm sure naman nagigas nyo ako kung bakit natutuwa ako. Hindi dahil sa maganda yung resort, kundi dahil maganda rin yung location talaga. Tapos white sand pa. Ayan, so, hindi ko sure kung ma-upload ko agad yung video, pero ayan o, di ba?
Grabe. Yung sand dito, comparable siya sa sand na Station 3 yata ng Boracay or Station 2. Kumbaga hindi pa super pino unlike sa Station 1. However, kapag nagpunta na kayo sa tag dito. Pag nagpunta na kayo sa pag naapakan na ninyo, ayun, pag naapakan na ninyo yung beach mismo, sobrang lambot na ng sand. Baba, ano siya, comparable siya sa sand Station 1. So, well, gusto ko lang mag ano, lamaw ng paa. So, ano tayo? Pasok tayo. Ayan, super nakakatawa talaga ng gaga. So, kung lagi ko nandito, siguro i-wish mo rin na ano ka, taga Bohol. Ayan. So, yun may mga nagpa-paddle boat and kayak sa gitna ng kinita ng araw. Ayan. So, ito yung ating Panglao Beach or Alona Beach pala. Sorry. Ito yung Alona Beach. Medyo marami lang ding lumutit sa beach area, pero hindi naman siya kagaya sa Boracay na lumulutang na lumut. Kasi dito parang nakadikit lang sa bato. Ayan. Punin ko lang ang aking chinelas. Tapos maya-maya bumalik na rin tayo sa sa room natin. So mag-picture lang ako ng konti. Ang init, grabe. At hindi ako nakapag-sunblock ngayong araw. So, wala tayong magagawa kundi mapabilad ng konti para sa tour na ito. Ayan. Kung ano nga pala, tawag dyan, kung wala pa kayong mga tours, may mga nag-offer dito. Ayan, sila kuya. Maraming nag-iikot dito sa baba ng Henan kasi nga, dito yung mga guests lang na parang resort lang yung pinunta or wala masyadong ano as mentioned yung parang mga resort lang talaga yung pinunta nila. So ayan, pwede kayong maghingi kayo ng ultimate discount. Also syempre magbibigay sila ng ano, ng rate na medyo mahal sa umpisa, but eventually I think kaya nyo namang tawaran kasi hindi naman talaga ganun kamahal yung mga tours dito sa Bohol. Maliban na sa island hopping, cliff diving, sardines, so yung mga medyo mahal. So again, ito na yung ibang area ng same area kanina pinuntahan ko. Tapos dun yung mga toilets and showers sa may dulo. Access niya dun sa taas, pero bawal kasing pumasok dun yun. So pwede kayong dumaan sa baba. Hindi na maipakita sa inyo, hayaan nyo na. Kasi nakakapagod na lang, init. So, yun. At yung daan naman, pabalik na sa resort. Ay, sorry. Yung daan pala, pabalik dun sa room namin. So, bilisan na lang natin. So, nandito na tayo sa nilikuan natin kanina. Ito yung kinaliwaan natin. Ngayon, kakaluhari naman tayo pabalik. And kahit ano, naka-wheelchair ka o PWD, ayan, makakatawid naman kayo ng madali lang kasi merong access din sa area na yan. Bakit? Okay, so ito naman yung access papunta sa room. May choice kayo mag-elevator or mag-hagdan. So for this tour, mag-hagdan tayo. So kami, nasa room 2021. Hindi pala pakita nyo yun. Pero ang room namin is ito lang naman. So this is room 2020. This is room 2021. So ayan. 2021 and meron kaming, although hindi naman ito balcony access or balcony view. Ito yung makikita namin sa area na to. Ako sila mag-chill-chill. Why not? Diba? Pwedeng-pwede. And ito yung aming room. Open natin.
Tada! Welcome home! Medyo magulo lang po. Kasi dami na nangyari. Ayan. Sorry po sa kalat, pero pinapakita ko lang po yung room namin. And this is our balcony view. Siyempre yung mga kasampan. Ayan. Bale, ang view namin is facing the villas. Sayang nga hindi kita yung beach kasi nakaharangan ng mabong at saka mga coconut trees, but that's okay. Ayan, so hopefully nag-enjoy din naman kayo sa tour, kahit short lang. I'm sure magugustuhan nyo rin naman dito sa Henan kapag kayo na mismo yung naka-check-in, kayo na mismo yung naka-experience, at kayo na mismo yung nasa dagat. Ayan, thank you guys!